wala pa si Duterte, napakagulo ng mga eskinita. Nung siyang naupo. Timing. Oh, okay. Timing. Wala kang makikita ma-ano yung... Sabihin na natin, realidad. Realidad na may mga nakatambay na kung ano yung nakikita mo na illegal, makikita mo. Oh. Nung si Duterte, wala ka na makikita malinis. Kay Duterte talaga meron nangyayari sa palunong pula niya. A Duterte? Duterte. Ay tatay di ko siguro. Wala. Naman na control ng panay increase ang nabili. Parang pares lang naman. Kaya pares lang po. Pagdating sa ganyan eh... Wala ka. Wala ka mag-isip niya. Wala pa rin na pag-i-issue lang dyan. Nabas ako dyan pag-politiko eh. Mahirap na mag-salita. Ay dugo. Kasi hindi dumini siya yung mga ilog. Kasi mga ano. Mga proyekto, hindi ko kayo. Eh, di ko, maganda. Kaso lang, pinabayaan niya yung Philippine, Miss Philippine. Ah, Miss Philippine. Si Duterte. Ah, Duterte, sir. Tingin niyo po, sino po pinaka-the best sa kanila, sa tingin niyo? Si Duterte. Duterte. Bakit po si Duterte po? Walang droga. Lahat halos nagtaasan eh. Sa panahon ni Bongbong eh. Nakita mo medyo magandang, ano, yung... naging performance. Parehas naman po sila eh. Performance sila. Hello mga kababayan. Dito tayo sa may Pasay Rotonda at tayo kukuha ng ating Calle Sorbe. At tatanungin natin ang ating mga kababayan dito kung ano ang kanilang opinion sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Duterte. Ayan. Siyempre, sir, Calle Sorbe lang po, sir. May konting tanong lang kami, Calle Sorbe. Sorbe? Oo, Calle Sorbe. Sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Duterte, sa tingin niyo po, sino pong pinakadabit sa kanilang dalawa? No, sir. Sino dabit? Opinion lang po, opinion lang. Parang wala eh. Parehas lang eh. Ah, parehas lang? Parehas lang silang hindi maayos eh. Pero si sir, Duterte. Ah, Duterte ka. Bakit, sir? Eh, siyempre, malaki na babago. Di ba? Ano, hindi ka doon kay Bongbong para sa inig lang. Oo. Oh. Kay Duterte talaga meron nangyayari sa palunong pula niya. Para sa'yo, sir, parehas lang. Parehas lang eh. Oh, parehas lang. Parang walang nabago. Same lang eh. Hindi na bago yung mga trapiko, yung mga ano. Walang development na nangyayari. Pero kung sakali sir, meron pa yung mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Message ko lang. Yung para sa akin, ano, maayos lang yung traffic. Kasi yun yung nagpapagana ng kabuhayan namin. Sa akin lang ha. Malas lang yung traffic guys. Kapag kung traffic sir, medyo apiktado yung biyahe namin. Oo, apiktado yung biyahe namin. Yung mga presyo ng bilihin sir? Yun, isa na rin yun. Salamat sa bilihin sir. Sir, thank you din. Ayan, dito kay sir, oh. So, si sir, sarong din natin. Sir, maganda na ako, sir. Sir, maganda ka. Ako, sir. Dito kay sir. Ayan, sir. Sir, ano lang, sir. Kaya survey lang, sir. Konting katanungan lang. Sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Duterte, sa tingin niyo po, sino ang pinakadabi sa kanilang dalawa? A Duterte. Duterte. Bakit po sir? Siyempre, naging maayos yung ano eh, takbo ng Pilipinas. In, ano ka na, kampante ka na, walang kuwan. Parang maluwag siya, walang mayayari sa'yo. Alam mo na, ngayon parang ano eh. Basta, Okay, salamat sir sa opinion. Okay. Thank you, sir. Ayun, medyo malakas yung sound
Okay, save natin. Ayan, lakas ng music, mga kababayan. Makaka-copyright tayo dito. Oo. Kali survey. Hindi natin masyado marinig yung ating mga kaubahan. Oh. Kanilang opinion at pananaw. Ito si sir. Sir, kali survey lang sir. Magandang umaga. May konting tanong lang po kami. Survey lang po. Sa 2 taong pamumuno nating Pangulong Bongbong Marcos at 2 taong pamumuno nating Pangulong Duterte, sa tingin niyo po, sino pong pinakadabi sa kanilang dalawa? Wala akong masasabi, boss. Ah, wala po. Wala ko. Sige po, na-comment sir. Maraming salamat sir. Salamat okay. Sir. Oh, ito, si... may PWD. Dito, sa may ano? Ito si ma'am. Ay ma'am, magandang umaga. Ma'am, mag-survey lang po kami. Ma'am, kung kayo pong matanong, sa loob ng 2 taon, kanino po kay PBBM at Tatay Digong yung nakikita nyo na the best po na namuno? Ay, the best namuno? Opo, sa loob po ng 2 taon. Si Digong. Si Digong po sa inyo. Si Digong. Okay, sir. Ano, sir? Digong man. Si Tatay Digong. Bakit po, sir? Na-control niya ang mga buwan sa... Wala. Na-control niya ang panay increase ang mga bilhin. Pero kung sakali, sir, ano pong mensahe niyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala akong masabi rin. Salamat, sir. Sa ikaw, ma'am. Basta, sir. Okay. Same po kayo kay Tatay Digong din po. Okay. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Salamat po, sir. Hey, good morning, sir. Kalye survey lang, sir. Kasing tanong lang. Sa ang tanong po namin, sa 2 taong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at 2 taong pamumuno ni Tatay Digong, sino po sa inyo sa tingin nyo pinaka-the best sa kanilang dalawa? Parang pares lang naman. Yeah, pares lang po. Okay, salamat okay, sir. Okay, salamat pa. Dito tayo. Ito si... Hello sir, magandang umaga sa inyo mga sir. Sir, magkakali-survey lang po kami kung okay lang. Kung kayo po sir yung matanong, sa loob ng 2 taon, kanino kay PBB, eh, magkitatay digo yung nakita nyo yung labis na namuno. Pagdating sa ganyan, eh... Wala pa. Wala pa ang pag-isip niyan. Wala pa ang pinapag-i-issue nandyan. Wala, no comment, sir. Salamat, sir. Salamat, mga sir. Hindi pa. Salamat. Okay, salamat, sir. Salamat. Ang bato. Ang bato. Dito yung ano, parang may terminal. Ayan, mga babae. Sir, magandang umaga, sir. Magkali-survey lang kami. Sir, kung ikaw matanong, kanino kay PBB eh, magkitatay digong yung gabis na namuno sa loob ng 2 taon? No comment. Salamat, sir. Medyo, sinakapila sila sa kanina. Ito, yung tricycle driver ng isang ito. And diretso tayo, mga kaubayan, no? Sabi na rin mga kaubayan dito. Sir, kalye survey lang kami, sir. Konting tanong lang. Sa 2 taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at 2 taong pamumuno ng Tatay Digong, sa tingin niyo po, sino pinakadabes sa kanilang dalawa? Nabasa ko dyan pag politiko eh. Mahirap na magsalita. No comment, sir. Salamat, sir. Ito si Idol. Pabalo lang kami, Idol, kung okay lang. Kung ikaw matanong, Idol, sa loob ng 2 taon, kanino kay PBBM at si Tatay Digong yung nakita mong gabis na namuno? Si Digong, kasi hindi nag-duminis yung mga ilog at yung mga proyekto. Nag-duminis ako yung kanya. Okay. Salamat, Idol. Salamat, thank you. Sir, pwede mga bala, sir? Katalungan lang, sir? Pag-survey lang kami, sir. Sa palagay mo, sir, sa loob ng 2 taon, kanino kay PBBM at kay Tatay Digong yung nakita mong the best na namuno? So, wala pa naman kaya rin. Kahit yung boom, bago pa lang dyan. Oo. Di pa ganong nakikita.
kay Digong maganda. Kaso lang, pinabayaan niya yung Philippine, Miss Philippines. Ah, Miss Philippines. So, maganda sana. Kaso, mayroon yung mayroon yun sa pagka, ano, ka, mga eh, isinantabi. So, yun sir yung... Si Bongbong, maganda yung ginawa niya kasi, kung wala si Bongbong, hindi naagaw na yung ano. Miss Philippines eh. Ah, Miss Philippines. So, okay. Salamat sir sa opinion sa so parehas kayo sir no. Wala pa muna kayo. Salamat sir. Salamat. Yeah. Bye-bye. Yan kaya mga babayan, galing tayo sa may Pasay Rotonda, yan patungo tayo dito. Yan, hindi ko alam kung anong street na to. Pero pa, sa French na Pasay. Punta natin sa Libertad, no? Pwede ni shortcut din pa ito. Oo. Tapos ito, tanawin din natin. Aba nag-antay. Sir, magandang umaga, sir. Sir, galing sir, pinang sir. Lang kami. Sir, kung ikaw sir yung matanong kanino kay PBBM at kay Tatay Bidong yung nakita mong the best na namuno sa loob ng dalawang taon. Wala akong masyadong ano sa kanila. Okay. Wala muna ano kaya, wala naman kung bago kahit mabili kayo sa dalawa. Okay, salamat sir. Sige, sir. Salamat sa opinion. Ito kay sir. Ang ganda ng buko. Uy, first buko. Ang gandang araw sir. Oh, gandang araw sir. May katanungan lang kami sir. Sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong pamumuno ni Pangulong Duterte, sa tingin niyo sa dalawang taong sino pong pinakadabis sa kanilang dalawa na nakita niyo? Konting ano lang sir, opinion lang kung ano. Ha? Maliit kit mixing opinion lang kung marami. Si Duterte. Ah, Duterte sir. Ayan. Bakit sir? Bakit si Tatay Bigong po? Marami nagbago. Marami nagbago. Nawala yung maadik. Ay po, maadik talaga. Okay. Salamat sir, salamat sa thank you po. Talaga yung mga apo. Yun ang karamihan talaga ng mga tao pag tiyatong namin, yung sa drugs talaga. Oo. Oh. Salamat sir. Hi ma'am, good morning. Kailyo survey lang po. May konting tanong lang po kami sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong pamumuno ni Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po sa dalawang taong na yun, sino po ang pinakadabis sa kanilang dabas sa tingin niyo? Ano to? Ulitin mo nga. Sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Duterte, oo. Sa dalawang taong pamumuno nila, sa tingin nyo po, sino po pinaka-the-best sa kanila, sa tingin nyo? Si Duterte! Duterte. Oo. Bakit po si Duterte po? Walang droga! Oo. Okay. So ma'am, pero ma'am, kung sakaling matanong kayo ma'am, meron po ba kayong mensahe ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Okay. Salamat ma. Okay, salamat. Thank you po. Panindan ni ma'am. Oo. Okay. Bisaging itlog. So kamusta naman yung ano ma'am? Panindan mo ngayon. Okay lang ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. No, okay. Masoy sa lobre. Ay. Tuloy-tuloy lang tayo mga kabayan. Napasok ko dati ito eh. Ay, may ito. Music pre. Ay, music. Oh. Balik tayo. Oh. Music, makakapay, balik tayo. Ayan, sir, magandang araw. Ito na sir. Sir, kung sakali sir matanong ka, kanino kay PBBM at kay Tatay Digong yung nakita mong dabis na namuno sa loob ng dalawang taon? Kay Digong, okay naman. Okay po. Ay, ngayon parang lahat halos nagtaasan eh. Itong panahon ni Bongbong eh. Kaya kay Digong. Kay Digong po. Salamat sir. Salamat po sir. Salamat sir. Thank you. May pray. Yan. Tayo. Yan. Mga kabayan, hindi tayo makasalob ha. Kasi medyo nakalakas yung sounds to. Okay. Oo, hindi tayo makapag Okay mga kababayan, dito lang muna tayo sa may area na to. At magkatanong-tanong pa rin tayo sa may bandang unahan. Ano? Idol, good morning. Mabala ka lang, Idol. Kung matanong ka, kanino kay Tatay Digong at kay PBBM yung nakita mong dabis na namuno sa loob ng dalawang taon? Kanino po? Kay PBBM at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Na-comment mo na si sir. Okay, Idol, salamat. Di, sa dalawa lang, sinong tingin mo, yung nakita mo medyo magandang ano, yung naging performance. Parehas naman po sila eh. Performance na sila. Ayan. Sige, sir. Okay, maraming salamat, Idol. Salamat. Thank you. Okay, ingat sa biyahe, Idol. Okay. Diretso lang tayo. Toto. Kanina no pagbuhat natin, marami tayong tuto sa mga bayan mga tricycle driver no. Isa nga sa kanilang ating interview doon, gusto niya ibsan din yung traffic kasi medyo apektado sa kanilang pagpapasada. Sa mga kanilang nila. Okay po. Ayun, may maraming buhay dito. Ang masarap yung kalinda dito. Puntahan natin. Diretso yung Libertad na pala to, no? Diretso na yung Libertad. Diretso na yung Libertad na to. Yan, si sir, no? Ay, si sir. Kumakain eh. Ano, yung master way, no? Kumakain. Yung ano, tipo wala. Ito. Yung hindi master mo. Sir, pwede mo mag-kalyo-survey lang? Yes. Ay, tanong lang po kami sa 2 taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at 2 taong pamumuno ng ating Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po, sino po ang pinaka-the-best sa inyo na nakikita niyo? Duterte talaga. Ah, Duterte. Oo. Oh, kasi sa tagal na namin dito, alam na namin lahat ng mga ano. Ba't po si Pangulong Bongbong Marcos hindi niyo po na-krusandahan? Wala, medyo ano, hindi kagaya dati na tahimik. Okay, salamat sir. Hey sir, kaya? At saka tumino tao. Ayun. Kasi kami, ilan, kalsada na kami nabubuhay. Ganon, ang totoong nangyayari. Nakikita talaga nyo. Nakikita namin. Yung nag-ano lang kasi, yung iba nagsasabi, kasi sila, hindi nila naranasan sa kalsada. Moro ba sila ngaw-ngaw? Oo. Kami kasi, dito kami nabubuhay. Kalsada. Kalsada ang amin. Lahat ng iskinita pinasok na namin eh. Makikita mo dati. Oo. Kung wala pa si Duterte, napakagulo ng mga iskinita. Nung siyang naupo. Timing. Oh, okay. Timing. Wala ang makikita ano yung sabihin na natin, realidad. Realidad na may mga nakatambay na kung ano yung nakikita mo na illegal, makikita mo. Yung si Duterte, wala ka na makikita malinis. Kasi alam nila kung gaano kahigpit si Duterte, kung ano mangyayari. Kasi kami, sanayin na kami sa kalsada, kaya alam na namin lahat na nangyayari. Ngayon, hindi na naman bumabalik. Totoo lang. Oo, kasi kami, kalsada na kami. Dito namuti na yung mga bigoti ko. 5 taon na ako sa kalsada. Oo, okay. At saka, yung pandemic pa lang doong araw, nakikita nyo sa kalsada na kayo, nakikita nyo na yung pasyon. Lahat. At saka sa transportasyon kasi ako eh. Yeah. Alam ko lahat ng nangyayari. Kasi araw-araw talaga yung gano'n. Hmm. Iba-ibang tao na alam mo nga namin kaya at least kahit pa paano. Lahat ng iskinita pinasok na namin kaya alam na namin yung mga nangyayari. Ayun. Okay. Sir, maraming salamat po ha. Opinion po, maraming salamat. Sir, tatanong yun sir, Tatay Digong. Tatay Digong. Salamat sir. Salamat sir. Ingat kayo sa biyahe sir. Thank you po. Ito si Idol. Idol, good good day. Idol, pwede ka pa mabala. Kung ikaw ang matanong, sir, kanino kay PBBM ang Tatay Digong yung nakita mong the best na namuno? Duterte. Bakit, sir? Eh, ito lang naman na si Duterte lang naman nagpa ano ng baseball dito sa ano, sa Pilipinas. Siya lang naman nakabuksa ng droga. Wala na yung mga illegal mga gawain dito. Mabait din, makakita naman yung pagdala niya eh, sa portakbo niya nung nakaraan niya. Wala naman masabi nung sa akin. Ngayon kasi, mahal kasi lalo yung mga piliin yung yun lang yung okay, salamat sir sa opinion pananaw. Okay sir, thank you. Okay. Naman tayo kay sir. Ito si sir, habang wala siyang ginagawa. Idol, good morning.
Matanong lang namin, Idol, no, kay Sir Bill na kami. Kung ikaw yung matanong, kanino kay PBBM at kay Tatay Bigo yung nakita mong gabis na ng muna sa loob ng dalawang tao? Hey, Duterte. Bakit, sir? Kasi, ano po? Alata naman po eh. Parang damo mo yung ano. Ginagawa niya sa Pilipinas. Kay PBBM na po, parang wala na. Kung sakali, meron na bang isa sa ating Pangulong Marcos? Mas pagbutihin pa niya po. Salamat tayo sila. Ay, sila ma'am kaya sa sir. Ayaw, ayaw, ayaw magpahala. Sir. Magpahalat ka sir, ha? Hindi ko sir yung matanong sa loob ng dalawang taon. Kali mo kay PDP, magkikatabi ko yung nakita mo. Gabas na lang. Mas okay yung ano. Ito sigurado eh, bata pa kasi ako. Ah, okay. Okay, sige okay, po. Okay. So kung magano comment na lang muna. Ano comment? Okay, salamat sir. Tuloy thank you. Sa hey sir. Sa Idol. Idol, good morning. Same nakatanungan kung sa loob ng dalawang taon, kanino kay Tatay Bigong at kay Pibibing nakita mong dabis na naman? Tatay Bigong. Kasi maganda ang pinakita niya eh. Kay Bumang Marcos naman. Pagbutihin niya lang din ako. Thank you po. Thank you. Diretso tayo, mga kababayan. Nakakad na tayo at pag tinubok natin to, libertad na to eh. Oo. Pinabalahin yan. So ito po mga kababayan, ito ang aming binabaybay. Ay fight po ito ng ano. Sir, may konting tanong lang sir. Kalye sorbi lang kami. Tanong na po namin kung sa dalawang taong pong pamumuno na ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong pamumuno na ating Pangulong Duterte, sa tingin niyo po, sino po pinakadabis sa kanilang dalawa? Duterte, sir. Bakit, sir? Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Ayan. Kababa yan. Okay. Diretso na tayo. So dito medyo ano na no, kumbaga wala kinakita masyadong nakapila ng mga tricycle. Yung kabayan. Dito tayo. Okay, siguro mga kabayan, dito na lang yung ating... Dito lang muna tayo mga kababayan, oo. Natabangan nyo muli yung ating... Kasi wala ng tao tayo nakikita rito. Okay mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panunood sa ating Kalye Survey dito sa May Pasay. Ayan, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag ting kalimutan na mag-like at pag-subscribe. At click na rin natin ang notification bell para mag-update tayo sa ating mga upload video. Bye-bye po and God bless.